welcome po sa isa na namang episode. And ako nga po pala si Allen ng Greenyard TV. And para po sa vlog natin for today, ang ipi-feature o ang didiscuss ko naman po sa inyo ay yung mga iba't ibang varieties ng mga variegated na halaman na madali lang matagpuan dito sa atin. Kumbaga, sila yung mga common variegated plants na meron tayo dito. At pati na din po yung mga tricks na pwede natin gawin para ma-maintain natin yung pagka-variegated ng kanilang mga dahon. And bago po tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and paki-hit po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po doon ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. At sa mga gusto pong bumisita sa aming garden, nakalagay po sa description box yung aming complete address. Sa harapan ko po ngayon, ito yung iba't iba na klase ng variegated na halaman na madali makikita kahit saang garden kayo magpunta. Ito yung parang pinaka-common na makikita natin dito. So kung meron kayo or kung mahilig kayo sa mga variegated na halaman, ito yung mga masasabi ko na yung iba dito ay pwedeng pang outdoor, yung iba naman ay pang indoor, at yung iba ay abot kaya yung presyo, and then yung iba naman yun yung medyo may kamahalan. So ano nga ba ang ibig sabihin kapag variegated ang isang halaman? So kadalasan kasi ang foliage talaga, ang kulay ng foliage ng isang halaman ay kulay green. So variegated ang isang halaman kapag nahaluan siya ng ibang kulay yung dahon niya. And lalo na kung halimbawa yung plant na to is mas kilala sa pagiging color green lang yung foliage. So ito na yung ibang example. And kadalasan na lumalabas dito na kulay ng isang variegated na halaman is kulay puti o kaya naman ay kulay dilaw. And yung paglabas ng kulay puti doon sa halaman is depende yan. Merong house plants o merong mga halaman na patterns, pare-pareha sila ng pagkakaroon ng puti, katulad nung halimbawa stripe patterns, meron din naman na dots lang or mga spots lamang, and meron naman na dito sa edges nagsisimula yung or lumalabas yung kulay o yung pagka-variegated nung dahon nila. So paano nga po ba nagiging variegated ang dahon ng isang halaman? So nagiging variegated siya kapag kulang sa green pigment chlorophyll yung dahon. So yan, dyan lalabas yung pagkapute or paglabas ng ibang kulay doon sa dahon niya. And hindi siya dahil sa pag-adapt sa isang environment. Kundi nangyayari ito, minsan genetic mutation ng halaman. O kaya naman, bigla na lang or randomly, bigla na lang mag-a-occur doon sa dahon ng mga halaman ninyo. And ilan lamang po itong mga halaman na nasa harapan ko ngayon sa mga variegated na halaman na meron kami dito sa aming garden. And personally, talagang isa din sa pinakagusto ko itong mga halaman na variegated kasi pag nilagay nyo siya sa bahay nyo, parang mas nabubuhay pa siya lalo dahil nga doon sa variegation na meron siya. Kaya yun. So unahin na po natin dyan itong mga potos. So ang mga potos kasi, iba't iba sila ng varieties. Merong Marble Queen, merong Potos Enjoy, merong Manjula, at saka yung Golden Potos. Yung Golden Potos, yun yung pinaka-common. And bukod dun sa apat na yun, marami pa tayong ibang varieties ng potos na meron dito. Pero ito yung kadalasan hinahanap din talaga eh, dito sa mga garden dito sa amin. So eto, meron tayong dalawang klase ng potos na meron dito ngayon. Eto yung isa ay yung Potos Enjoy. Eto yung kulay niya. Mas more on white yung pagka-variegated ng halaman na to. And ngayon naman makikita nyo yung patterns niya iba-iba sa bawat dahon. At saka kasama sa tangkay yung variegation. Ayan o, hindi siya solid green. So ayan, eto yung Potos Enjoy. And eto namang isa ay tinatawag naman na Marble Queen. So eto makikita nyo mas maano talaga, mas striking yung kulay niya. And mas more on sa yellowish naman siya o sa mas madilaw naman yung kulay ng dahon niya kaysa sa puti. Ayan. And yung tinatawag naman natin na Golden Potos, yun yung parang pinaka-common, pinaka-madaling hanapin and pinaka-mura doon sa lahat ng potos na meron. Kasi madali nga siyang makita eh. So yun naman, talagang dilaw siya. Kaya nga Golden Potos, mas talagang matingkad yung pagkadilaw nung pagka-variegated ng dahon niya. At ang isunod naman po natin dyan ay itong tinatawag naman na Ficus triangularis. So dito sa triangularis naman, isa siyang outdoor plant o pwede siya sa init talaga and pwede rin naman siya sa loob. Ito naman yung tinatawag na Ficus triangularis. So dito sa Ficus triangularis na to, ayan, yung unang-una, yung dahon niya is iba rin yung shape. Kaya maganda, para siyang pa-heart shape. Yun ang kagandahan dito, or pa-triangle nga. Kaya siya nagmumukhang heart shape, although pa-triangle nga. Kasi yung patterns niya na nabubuo dun sa gilid, ayan o.
So yan yung nangyayari. So ayan, eto maganda kapag makapal at tumaas na ng konti pagka malago na siya sa isang pot. And by the way, ito nga palang triangularis is yun nga, kaya niya ring itolerate yung full sun. Kaya isa din to sa katulad ng arrowroot, pwede nyo ring gawing pang display sa mga bakura ninyo. Hindi kayo, hindi siya basta-basta masusunog yung dahon. Yun talaga yung kailangan niya. And then isunod naman po natin dyan, itong tinatawag naman na uraro or mas kilala rin sa tawag na arrowroot. Sa arrowroot naman, ang patterns or ang dahon niya, ayan, sa loob, meron sa labas, so iba-iba rin talaga. At saka itong mga arrowroot or uraro kung tawagin, is kaya din niyang itolerate yung full sun. So kung halimbawa naghahanap kayo ng mga halaman or nagagamitin nyo, na gusto nyo variegated na halaman na pwede nyo ilagay sa outdoor o ilagay sa bakura ninyo na kayang itolerate yung full sun, so uraro yung magandang bilhin. So, bawat leaves niya o bawat dahon niya, iba't iba rin ng patterns na meron. So yan, kakaiba sila. Hindi katulad ng ibang halaman o ibang variegated na plants na bawat dahon, almost the same yung patterns na meron. And may isa pa po tayo dito na pang-outdoor na halaman na variegated. Ito yung tinatawag na white mowa. So ito naman yung tinatawag na white mowa. Ang mga white mowa, ito pwede sila sa outdoor talaga. So matibay sila sa init. Kasi kung mahihipo nyo yung ano niyan, medyo makakapal siya. Na parang pag pinisahan nyo is may parang something na jelly sa loob. So yan, makapal din siya. And yung pagka-variegated ng dahon niya, sa gilid din, pagka makapal at malago at medyo tumaas to, maganda rin. Kaya yan. And meron din pala yung isang tinatawag na golden mowa. So dalawang klase to. Isang white mowa, isang golden mowa. Pagkakaiba nila, itong white, yun nga, puti. And then yung golden mowa, kulay dilaw naman yung variegation na meron sila. And meron din po tayong tinatawag na variegated English ivy. Ito naman yung tinatawag na English ivy, variegated English ivy. Meron nito kasing solid na green lang. Ito. Medyo mahirap siyang pakapalin kasi talagang matagal bago siya kumapal. And ayan, ang pagka-variegated ng halaman niya, yung unang-unang ma-notice niyo sa kanya is yung dahon niya, yung shape ng dahon niya. Ang ganda ng shape ng dahon niya. So yan, and yung variegation niya, yung pagka-variegated niya sa gilid, sa edges ng kanyang mga dahon. So yan, English ivy, maganda to kapag ka nakalagay sa basket, lalo na kapag ka makapal yung English ivy ninyo. And hindi rin po pwedeng mawala dyan yung tinatawag na philodendron birkin. So dito naman sa philodendron birkin, so dito nyo makikita, ito yung pinaka, isa sa magandang example ng ang patterns niya, stripe at saka pare-parehas. Lahat ng dahon niya, and kapag nag-propagate kayo, pag nagparami kayo nito, pare-parehas yung pattern na meron sila, ganyan. Stripe patterns, halos parang salitan siya nung green at saka nung white. Kaya ang ganda niyang tingnan, lalo na kapag mas matingkad na yung kulay niyan. Kasi may mga instances, may mga cases na katulad ng nangyari dito, ayan. Hindi masyadong lumulutang yung kulay ng puti o ng pagka-variegated. So yan, ibig sabihin, hindi pa enough yung light na nakukuha niya. Pero kapag yung white, mas maganda rin tong philodendron birkin na ito. And by, at saka ito, tumataas din ito katulad or lumalaki din ito katulad ng mga ibang philodendron na kapamilya niya, katulad na lamang ng mga red Congo, green Congo, tumataas din siya ng ganun. Medyo matatagalan nga lang, pero eventually, nalaki din talaga siya. And meron din po sa mga alocasia, yung tinatawag na alocasia variegata or yung variegated alocasia kung tawagin. Ito naman yung tinatawag naman na variegated alocasia o alocasia variegata. So dito naman, ayan, may mga lumalabas talaga ito, hindi maiwasan. Siyempre, hindi mo naman pwedeng iprune kasi mababawasan pa lalo yung dahon niya. Pero kapag ka naman halimbawa, yun nga, ito kasi medyo maliit pa kaya siguro hindi enough to kasi nung nakita ko lang to doon, nandun siya sa medyo tagong lugar. Kaya ayan, hindi masyadong lumabas dito sa mga ibang dahon niya yung pagka-variegated na wala na. Pero dito, ayan, ang ganda nito kasi sumusobra yung sobra yung puti. Lalo na kung halimbawa may mga instances, may mga cases na may sisibol dito na panibagong dahon. Ang kagandahan mo sa kanila, yung minsan, yung bagong sibol na dahon o kapag ka may sumibol silang bagong dahon, solid na white. Simula sa dito sa tangkay, papunta dito sa dahon niya, solid white. So yun yung kagandahan mo sa kanya dito sa mga variegated allocation na to. And yun nga, may mga pagkakataon na hindi magkakaroon ng puti yung dahon niya, katulad ng nangyari dito, and may mga pagkakataon naman na nagiging solid white.
yung mga variegated alocasia. And ito yung mas smaller na part. Mas maganda siya at mas nabubuhay yung tingnan. Mas magandang tingnan yung mga variegated alocasia kapag ka mas marami yung kulay puti sa kanya. And meron din po dito na variegated San Francisco. So itong isang to, San Francisco, hindi ko alam kung pwede siyang i-consider as variegated. Kasi syempre, alam naman natin na yung mga San Francisco talaga, ang foliage niya is napakaraming kulay yung pinaglalaruan. Merong dilaw, merong pula, merong purple, merong matitingkad na kulay. So itong isang to kasi, ayan, kumbaga kung manonotice nyo, iba siya talaga dun sa ibang San Francisco, iba yung kulay niya. So may pagka maputi na medyo madilaw yung sumamang kulay doon sa kulay green na San Francisco. Kaya sinama ko na rin siya. And ang kagandahan mo sa kanya, yun nga, ang mga San Francisco mas lumalabas at mas tumitingkad yung kulay kapag ka nasa direct sunlight. Kaya mas maganda kung ilalagay natin siya doon sa direct sunlight. Yan. And syempre na andito rin po yung variegated peace lily. So dito naman sa variegated peace lily, hindi naman actually lahat ng dahon niya nalalabas, variegated talaga. And ito kasi talaga siguro mga ilang months pa lang tong lumabas eh. Dito sa amin ha, ilang buwan ko pa lang tong nakikita simula nung unang lumabas. Ayan, yun lang ako nakakita ng variegated peace lily. Ito naman, ayan, may mga ilang dahon na siya na maputi talaga. Yun ang isang maganda sa kanya. Pagka may lumabas din na dahon sa kanya, yung karamihan ng dahon niya ay pagpalagay mo na kulay green, pero pagka may lumabas siya na variegated na kulay, mas lamang yung kulay white. Lalo na to, tong isang bagong pasibol na to, ayan. Hindi pa lang siya nabuka, pero solid white na kagad siya. So yan, variegated peace lily. Maganda rin to, tsaka madali lang alagaan, katulad na rin lang ng pag-aalaga nyo sa mga yung ordinary o regular na peace lily. Ang sunod naman po sa ating list ay yung variegated hoya. Kagandahan mo sa mga hoya, napakadami niyang variety and karamihan din ng variety or ilan sa mga varieties niya ay variegated. So dito, meron akong tatlong maipapakita sa inyo. Una, ito, bilog lang yung kanyang dahon. So ito yung hoyang yun. And ang ganda nito kasi iging solid na kulay yellow yung mga dahon niya. And yung ibang dahon naman niya, minsan hati, katulad na lang nito. Ayan o. So yan. And pagka ganito, mas maganda. Nagiging purong dilaw. And yung isa naman, ito naman yung heart leaf na hoya. So ito, napaka naging mabenta to. And ayan, makikita nyo, lahat ng dahon niya, it's either nasa gilid, ayan, yung variegation niya o yung kulay dilaw niya. O kaya naman, katulad nitong bilog na to, pwede ding ganito ang mangyari sa kanya, pwedeng buong ganyan, o kaya naman ay yung hati, na katulad ng ganyan. So yan, ganyan, halos parehas nang nangyayari. Ayan, ito medyo ano lang siya, medyo light pa yung pagkakulay dilaw niya. And ito namang isang to, hoya din siya, pero ang variegation niya o yung pagka-variegated niya dito sa gilid, kulay dilaw. Maganda rin kasi to, ito naman ang haba kasi ng dahon niya. At katulad nga ng mga ibang hoyas din, makakapal. Makapal at matigas yung dahon niya. Kaya magandang alagaan yung mga hoyas. Kaya kung mahihili kayo sa hoyas, mas maganda kung mga variegated yung mga aalagaan ninyo or i-collect ninyo. Para sa akin kasi, ang ganda nilang pagmaslan pagka yung dalawa yung kulay ng dahon niya. Lahat to, itong mga to ay puro mga vine o yung mga nagiging bagin. Kaya itong isang to, medyo mahaba na siya. Nilagyan na namin siya ng stick na pagkakapitan ng kanyang pinakabagin. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung variegated rubber tree or rubber plant. Ito yung tinatawag na tineki. So dito naman sa rubber plant na to, sa tineki kung tawagin, ang ganda ng pagka-variegated niya. Kasi yung gilid, yung buong palibot ng kanyang dahon is talagang namumuti. Itong portion na to, kaya medyo parang madilaw yan kasi ito yung mga talbos or yung bagong sibol na dahon niya. Pero yung mga nasa ilalim, eventually pagka unti-unting nag-mature yan, magiging maputi na yung kulay ng dahon niya. Kaya maganda. Yung isa pa kasi, yung loob ng dahon niya, yan, parang nagpe-fade din yung pagka-green niya. Kaya parang nagiging camouflage siya. So isa to sa pinaka gusto ko at pinaka paborito ko when it comes sa mga variegated na halaman. Tsaka isa pa kasi, lumalapad kasi ang dahon ng mga rubber plant. Kaya kapag mas malapad yung dahon, mas lumulutang din yung pagka-variegated ng mga dahon niya.
So, paano nga po ba natin mapapanatili na variegated yung mga foliage ng ating mga halaman? So, unang-una pong kailangan natin or kailangan ng mga halaman is yung bright but indirect sunlight. So, kailangan marami talaga silang nakukuhang liwanag. Kasi, ang unang dahilan kung bakit nawawala yung pagka-variegated nila is lack of light. Kasi, syempre, katulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga variegated na halaman, sabihin nun, kukonte yung green pigment na meron doon sa dahon nila. And kasi yung mga kulay green na portion lang ng halaman na yan, yung kulay green na portion ng dahon, yun lang yung kayang kumuha or kayang mag-absorb ng sunlight at kayang mag-create ng energy para doon sa halaman na yon. And kung halimbawa, ilalagay nyo siya sa spot o sa isang lugar kung saan kokonti yung amount of light, ang gagawin or ang mangyayari is mag-a-adapt yung halaman, kaya mas magiging kulay green yung dahon niya kasi syempre mas kailangan niyang gumawa ng mas maraming energy para ma-maintain niya or para mabuhay sila. So kaya kung mapapansin niyo, yung mga pang-outdoor na halaman na variegated, mas maganda at mas hindi nawawala talaga yung pagka-variegated ng dahon nila kasi syempre direct sunlight sila eh. At katulad na rin yun ng ibang mga halaman na diniscuss ko kanina. So yun, kaya kung mapapansin niyo lalo na tong triangularis na to, hindi nawawala yung pagka-variegated at patterns niya, mas umuusbong o mas lumilitaw pa nga kasi kaya niyang itolerate yung direct sun. Kahit pasabihin natin na houseplant or pang indoor yung mga halaman na variegated na meron kayo, as long as nakalagay siya sa spot na morning sunlight will be okay naman sa kanila, hindi naman basta-basta masisira or madadamage kasi syempre yung morning sunlight hindi naman ganun kainit pa yun eh. So yun, pwede yun. Wag na wag niya lamang po siya talaga ilalagay doon sa isang portion na talagang wala na, halos lack of light na, kasi yun nga, hindi nila kayang itolerate yung, although hindi naman sila basta-basta mamamatay, kaya lang mawawala nga yung pagka-variegated ng dahon niya. And kung halimbawa naman ang nangyari sa halaman ninyo ay tinubuan na ng mga panibagong foliage pero kulay green na at nawala na yung variegation ng halaman o nung dahon na yun. So ang kailangan lang natin gawin is i-prune siya, tanggalin natin yung mga naging solid na green na dahon kasi ma-overtake ka niya or mas magiging malago at mas dadami yung kulay green dahil unang-una, mas maraming green chlorophyll pigment yung kulay green na yon, yung solid green na kulay na dahon, compare mo dun sa mga variegated. So para maiwasan na mas dumami at mas kumapal yung mga green na kulay ng dahon, mas maganda kung ipuprune na kagad natin sila. So yun yung isang way para ma-prevent natin or para hindi magtuloy-tuloy sa pagkakaroon ng kulay green at hindi mawala yung variegation ng halaman ninyo. And kung halimbawa naman mahilig talaga kayong mag-alaga or gustong-gusto niyo yung mga variegated na halaman pero ang problema nyo is yung liwanag na pumapasok sa inyong bahay. So pwede naman yung gamitan ng mga grow light yung mga inyong variegated na halaman para makatulong pa rin at makakuha pa rin sila ng enough light na kinakailangan nila. So para ma-avoid natin yung pag-fade nung variegation na meron sila. At ang pangatlo po nating pwedeng gawin o iwasan para ma-maintain natin yung ganda ng variegation o pagka-variegated ng halaman natin is mag-switch kayo. Kung halimbawa gumagamit kayo ng fertilizer, ang gamitin yung fertilizer ay yung mga fertilizer na low lamang sa nitrogen. Kasi kapag halimbawa high sa nitrogen yung mga ginagamit nyo na fertilizer, ang mangyayari kasi, yun kasi ay nakakatulong para mas ma-improve yung green pigment chlorophyll na meron sa dahon. Yun yung mga fertilizer na pagka ginamit mo, nakakapagpa-green ng dahon niya, mas lumalabas yung pagka-green. May ganong klaseng fertilizer. So yun yung i-avoid natin kasi syempre, hindi nyo makokontrol ngayon. So mas maganda kung magsuswitch kayo doon sa mga low nitrogen lamang para makontrol ninyo yung chlorophyll na meron doon sa halaman o ma-maintain nyo yung chlorophyll, yung mababang chlorophyll na meron doon sa mga dahon niya. And ang sunod dyan is pwede ba nating i-propagate at paramihin or palabasin doon sa mga bago nating ipopropagate yung ganda ng variegation na meron doon sa mother plant. So pwede. So itong mga nasa harapan ko ngayon, kahit na itanim nyo sila ng panibago, mag-propagate kayo, yun at yun pa rin ang lalabas, variegated pa rin sila. Kasi yun nga, nai-inherit at saka talagang ganito na yung kulay nila. Pero kung halimbawa, yung isa, yung random lang or biglang nag-pop out na lamang doon sa halaman ninyo na nagkaroon siya ng variegation, most probably hindi yun mangyayari. Hindi lalabas yung pagka-variegated doon sa ipopropagate ninyong bagong halaman, yung pagka-variegated. Kasi yun nga, dito lang siya lumabas and parang nagkaroon lang siya ng mutation doon sa mismong halaman na yun. Ibig sabihin din kasi hindi pa stable yung color changes na meron doon sa halaman na yun. So yun lamang po, and I hope naging helpful ang video na to para sa mga viewers natin. And again,
Sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and paki-hit po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po doon ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. Inyo din pong bisitahin ang aming garden para makita yung iba't ibang klase ng variegated house plants or even yung pang-outdoor plants na available dito sa aming garden. So nakalagay naman po sa description box yung aming address. So yun lamang po and magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.